Makakausap niyo po, Idol, si Nanay Catalina, Idol, and nirereklamo po niya yung pananakit sa kanya ng kanyang anak na isang minor de edad. Sigaw daw po ito sa kanilang bahay. Sinasaktan kayo ng anak niyong minor de edad? Opo. Lagi po siya nasa barkada niya. Ayaw siya napapagsabihan. Umalis po siya. Magdamag po siya doon sa boyfriend niya. Hindi ko siya pinapay kasi ang iniisip ko, maraming may COVID nga. Kaya ayaw ko rin. Hindi siya nakinig. Ang ginawa niya, tumaka siya sa amin. Hindi kami nakatulog kahihintay ng apapa niya. Okay. Tapos siya pa may ganang magalit. Sabi niya, nga po, ang ginagawa niya po, dinudukutan po niya ako ng pera. Ilang beses, hindi ilang 50 mil ang natali sa akin yan. Bago mag-alas 5, wala na dyan yung anak nyo. Susundin na po siya ng mga pulis. Opo, sige po. Maraming beses na kami nakahandle ng mga reklamo ng mga magulang laban sa kanilang mga anak ng mga Swail, Pasaway. Pero ito, to the max na ito eh. Nagsimula itong problema na to, ano po ang nangyari? Anong ginagawa sa inyo? Kasi mula nung dumating ako ng abroad, nung nabarkada yan, naging ibabali niya. Saka natuto siyang magnakaw, sahit dahil sa barkada. Ay umuwi sa bahay. Lagi na sa barkada siya talaga. Tinay niyo po ba mamdisiplinahin, pagalitan bilang nanay? Sinabihan ko, kinausap ko niya noon pa. Lahat ginawa ko sa kanya, kung ano hinihiling niya, binibigay ko. Gusto ko maging mabuti siya. Sabi ko sa kanya, ano bang problema mo noon pa masinabihan? Sabi niya, wala. Lagi niya sinasabi sa akin, wala, wala. Pero nung ito nang huli, natuto na siyang manakit sa akin. Tuwing mag-aano kami, mayroon ako sinasabi sa kanya, nagagalit siya, naninigan, nagmumura na, ganong dinadaano niya sa akin. Hanggang sa nasasampal ko, pag sinampal ko naman, diretso sa bunot na sa akin. Ito ma'am, mga kalmot nyo to, ito sugat nyo, lahat yan galing sa kanya? Yan po yan. Totoo yan sa kanya. Dati may sugat din ako, na-hospital din ako dahil sa kanya rin. Ilang beses na ito, ginawa niya sa akin. Palagi ko nang inuunawa, binagbibigyan, dahil mahal ko siya, dahil kaisa-isa kong, bunso ko nga siyang babae, dahil mahal ko nga siya. Ayoko siyang mapariwara. Dahil sa mga barkada, gusto ko, iwanan niya ng barkada. Parang gusto ko maging maayos siya. Dating highly na gusto ko, yun ang sinabi ko sa kanya. Yung dati, hindi naman siya talaga ganyan eh. Na nagnungunang pera, nagnanako. Ilan taon po kayo ma'am sa abroad? Sa ang bansa po? Saudi ako. Kasi nga kung hindi ako aalis noon, wala rin trabaho asawa ko, paano kami kakain? Ang anak ko nagkaaaral. Paano kami kakain kung hindi ako aalis? Wala pa siyang trabaho, pero kami walang trabaho. Kagaya nga, wala kaming trabaho lahat. Tinatawagan ko sila sa messenger. Lagi noon, nung hindi pa siya, nung andito pa papa niya, okay naman, walang problema. Yung andito pa papa niya, yung papa niya nagbabantay nung umalis ako. Maayos siya talaga yan. Ito lang nakaraang taon lang nangyari ito, na nagkaganyang-ganyan na siya. Pero dati hindi talaga. Honor yan sa school. Sumuko po ako eh. Hindi ko na po kaya kasi lagi po siyang nananakit. Tuwing meron akong tata, na hindi siya nakakapagsalita ng mahinahon sa akin. Laging nakasigaw, nakamura, ganun. Hindi siya Ewan ko bakit, sabi ko, ano bang ano ng batang ito? Parang iniisip ko tuwing aalis siya. Kagaya nung umalis siya, sabi ko huwag ka umalis dahil maraming may COVID. Baka mahawang ka. Tinakasan kami. Tapos nagpaalam sa kuya niya, kuya sabi mo kay mama, saglit lang. Hanggang magdamag, alas 8 na umuwi ng umaga. Dumating, parang ang mukha niya bangag na hindi ko malaman na iba na ang mata na yan, yung naglilisik ang mata niya. Ilan po ang anak ninyo, ma'am? Ako, sa totoo lang, marami ako naging asawa kasi nabiyuda ako ng una. Pangalawa, nabiyuda din ako. Pangatlo, itong ama niya. Yung una kong anak, dalawa. Bale po, nag-iisa lang po siya na anak ninyo kay sir. Sila, isang lalaki. Dalawa. So, kamusta naman po yung lalaki? Naging ganyan din po ba? Or talagang si Lynn lang yung napariwara? Tangi. Sa lahat ng anak kong sa pito, siya ang bugod tangi. Nung nasa abroad po si Ma'am Catalina, nasaan po kayo? Nandiyan po sa bahay. Kamusta naman po? Kayo po yung nandito, physical na kasama ni Lynn. Bakit po nauwi sa ganito yung ugali niya? Hindi niyo po ba natutukan ng maayos yung anak po ninyo? Po sila. Kasi umalis din po ako eh. Naiwan po siya sa ate niya.
Ano pong balita, sir? Di niyo po ba siya chine-check every now and then para lang may guidance ng magulang? Nung umalis ako kasi nasa dagat ako. Sa dagat po ako kasi facing po ang trabaho mo. Naiingisda po. Ano po ang pakiramdam niyo, sir, ngayon na kayo yung pinakamalapit although nasa dagat po kayo? Ngayon, nandito kayo sa women's desk para po dito sa pagdidisiplina kay Lynn. Kaya naman po yung sa akin eh. Kaya lang po yung sila pong mag-ina ang lagi nag-aaway. Okay naman po si Lynn sa inyo, sir? Okay naman po. Napapagalitan niyo po ba pagka po matigas yung ulo? Minsan po, sumasagot din. Lagi ko pong pinagsasabihan yan. Minsan hindi naman po nasagot. Ano pong pakiramdam ninyo, sir, ngayon na nandito tayo ngayon at nangyari to sa pamilya ninyo? Malungkot po, ma'am. Sa maayos na kamay naman po itong si Lynn hanggang sa maging maayos siya. Nasa kamay po siya ng ating CSWD, ng desk officers. Hihingi tayo ng tulong mula sa kanila para madisiplina siya ng mas maayos. So, hintayin na lang po natin kung ano yung magiging next step dito po sa opisina. Para sa kanya ito, ginagawa ko. Kasi para mailayo na siya sa barkada. Kasi gusto ko makatapos siya ng pag-aaral eh. Ang pangarap ko sa kanya napakataas. Hindi lang para sa akin, para sa kanya. Kasi pa kami pawala na kami. Siyang maiiwan. Ayun ang gusto namin. Kaano man mangyari, meron silang ipagmamalaki na kahit sino man na pangasawa nila, meron sila. Eh kaso ang ginagawa niya, ang ginaganti niya sa amin, hindi maganda. Ang ano ko sa kanya, bakit ano bang dahilan, bakit siya nagkakaganyan? Masakit sa akin eh, kasi magulang ko, ninahal ko siya ng sobra eh. Binigay ko lahat. Kahit na nasa Saudi ako, araw-araw tumatawag ako sa kanila, okay, kinakausap ko sila. Masaya sila pag ako nag-aanon, pag ano hinihiling niya, binibigay ko. Pero itong ginaganti nila sa akin. Kaya ako sobrang nasaktan eh, sa nangyari sa ngayon, sa buhay ko ngayon. Kaya sabi ko, bakit nagkaganito? Kaya ako sumuko. Dahil mula nun sinasaktan niya na ako, nakakatikim na ako ng pananakit sa kanya, doon ako sumuko. Noong una, pinagbibigyan ko, pinatatawad ko lahat ng pananakit niya, kahit nasaktan ako, kahit nasugatan ako, kahit nakagat niya na ako, o na kahit muntik na ako mamatay. Tinanggap ko yun. Pero itong huling-huling, hindi ko na kayang tanggapin kasi sumusobra na. Kaya sabi ko, hindi pwedeng hindi ganitong gagawin ko. Kasi hindi magbabago ang anak ko. Paulit-ulitin pa rin niya. Bale, ngayon ma'am, ano po ang susunod natin na hakba ngayon na nadala na siya dito sa... Kailangan po muna namin makuha yung side ng bata. The cause kung bakit siya nagre-rebelde sa magulang niya. Kasi one-on-one kami para makapagkwento siya ng dapat niya sabihin. And then, I will recommend her for counseling sa aming crisis center dun sa Chuseho. After ng inyong one-on-one interview, after po ng meeting ngayong araw, saan po muna tutuloy itong siling? Dadalhin po namin siya, i-turn over po namin siya sa aming crisis center, which is dun sa bahay pag-asa sa Tunasan. Thank you po. Ma'am, ngayon po na na-assess nyo na po yung bata, tsaka po sila nanay, ano po yung next step po natin para po maging maayos yung counseling dito po sa pamilya nila at para maging maayos naman po sana yung family? For now, kailangan po natin siyang i-refer sa medical para maipa-medical po siya. And then, nadalhin po natin siya sa bahay pag-asa for diversion program and counseling sa may Tunasan. Gumawa na po ako ng endorsement for medical. Ibibigay ko dun sa barangay Bausi Health Desk para maipa-medical yung bata. Kasi protocol po namin ngayon na every minor youth na idadali natin ng bahay pag-asa ay kailangan nating mapa-medical at mapa-swab test. And then, ito rin po yung endorsement namin papuntang bahay pag-asa. Meron po naman siyang sariling kwarto doon. Meron silang kwarto na pinrovide para sa mga bata. And then, they have yung social worker na magka-counseling sa kanya. Nung time po na kinausap nyo sila pareho nang wala yung other party, ng private, kamusta naman po sila, ma'am? Sa tingin nyo, ano yung pinakaugat? Saan nagsimula? Paano maayos? Ang assessment ko kasi dyan is meron sila parehong hinanakit sa isa't isa. And then yung kanilang communication bilang mag-ina, yung bonding nila bilang mag-ina ay parang nawala simula nung nag-abroad si nanay. Si bata is nahanap niya yung hinahanap niyang parang bonding o parang pag-aaruga ng magulang niya, ng nanay niya, doon sa mga kabarkada niya. Kaya ganun na lang yung attachment niya sa mga kabarkada niya. Na yung time na wala ang nanay niya, yun yung parang naging tumayong nanay niya sa kanya bilang anak na babae.
Ang percentage niya na magkaroon sila ng reconciliation mag-ina is 99%. As long as ma-counseling lang pareho. Yung mabuksan, kumbaga mabuksan natin ulit yung pintuan ng komunikasyon nila bilang mag-ina. Makaka-recover naman po sila pareho. Sige ma'am, maraming salamat po sa step-by-step na pagtutok ninyo. At sana po sa susunod po na pagbalik namin ay maayos na rin kayo ma'am ng anak ninyo. At salamat po sa tulong ninyo. Ngayon po ay tapos na po yung meeting doon sa loob, yung counseling, yung assessment. Sabi po ay ito-turn over na po ulit sa barangay, tsaka po sa bahay pag-asa. Ito pong anak po nila, Ma'am Catalina. At for scheduling na lang po ng counseling, tama po. So, ngayon po, turn over na po namin sa inyo. Kayo na po ang bahala sa bata, tsaka na rin po sa pag-schedule ng dalawang magulang po niya, silang tatlo, para po maging maayos sana yung kalalabasan nitong kaso na to. Opo ma'am, opo ma'am. Ma'am Catalina, Sir Nemesio, ngayon po na na-assess na kayo ng ating WCPD dito po sa Muntinlupa, ibibigay po ulit sa barangay para po ma-schedule yung counseling ninyo. Ito turn over po yun pong anak ninyo sa bahay pag-asa. Kamusta po, ano po ang pakiramdam ninyo na ngayon mas lalo kayo nagkaroon ng ideya kung bakit ganyan yung anak ninyo? Ito, mas ma-okay-okay na ang pakiramdam ko at nagpapasalamat ako kay Sir Raffy Tulpo sa kanyang agarang aksyon na mapabilis. At ito yung anak ko maging maayos na rin po at maayos na rin po ang baga. At naunawaan ko na rin po kung bakit po kami nagkakaganito ng anak ko at magpagkakamali namin pero ng anak ko. Ano po ma'am yung inaasahan ninyo pagkatapos ng counseling? Sana po tuluyan na po siya nagbago at sana po tuluyan na rin po kami magsama ng maayos ng anak ko at naging maayos na rin po pagsasamahan namin. At naging masaya na rin po kaming pamilya uli na babalik sa ganitong sitwasyon namin na wala na itong problema uling darating. Maganda man ang aking pakiramdam kasi talagang gusto kong mabuo yung pamilya namin. So nagpapasalamat po ako kay Sir Tulpo sa agarang aksyon. Nagkaroon ng linaw ang aming problema sa aming pamilya. Maraming salamat po, Sir Raffy Tulpo. Nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong Raffy Tulpo ka na masusubungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tultukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga taong na binuhay ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya.